So ito na ang ating finished product na top box and yung bracket ng GB mismo, no. Ayan. SRV bracket and B32N top box. 32 liters to mga papi nga pala, no. GB. So ayan na. So ganun na yung tsura niya mga papi. Yo, what's up mga papi? Hope you guys are having an amazing day. It's your boy, Papi Mocha, and yes, we are back. So ngayon, gagawin natin mga papi is mag-i-install tayo ng ano, bracket tsaka top box, no? GB SRV bracket. Heavy duty daw yun eh. Siguro pang matagalan na talaga. At tsaka yung top box na GB din, no? So ito, pakita ko sa inyo. GB bracket, no. So tawag dito is ano, SRV and ito yung sinasabi nilang pang heavy duty daw. Kaya yan, malaki, mahaba hanggang doon sa pinaka doon sa tapakan ng angkasan, no. Hindi ko alam anong tawag doon, basta doon banda. Doon may kakabit doon sa tubo noon. And ito yung binili nating top box ng GB box, no. So ito is 32 liters mga papi. 32 liters, no. So ayan, B32N. Ayan yung model niya, mga papi. B32N. And it's 32 liters. So ito yung kasama, magbinili nyo tong top box na to. No? Again, mga papi nga pala, magkahiwalay ito pag bibili nyo. Walang bundle, no? Ayan, may kasamang manual. Usually, sa YouTube lang talaga, no? Doon ko lang napapanood yung mga specific or complete details ng pagbubuo. And may kasamang plate, no? Yung nasa pinaka ipatungan nitong top box. Which is hindi naman natin 'to magagamit kasi dito sa binili nating SRV bracket ng GV is may kasama na. And ayun yung gagamitin natin. Tsaka mas maganda 'yon, mamaya makikita nyo. So ito kasama niya, may plate, may extrang susi. And andiyan yung main susi niya talaga, no. So maganda daw pala dito sa GB mga papi is hindi siya naduduplicate. Well, maduplicate man, sobrang hirap daw. Sobrang tinatanggihan doon ng mga nagagawa ng mga susi, no. Kasi yan, ang lock niya ay nasa gitna. Ay yung parang pinaka nag-unlock is nasa gitna, wala sa tabi. So hirap na hirap daw yung mga nagduduplicate nito, no. Kaya maganda ang GB talaga for security din, no. Hindi siya basta-basta maduduplicate, at the same time hindi siya basta-basta matatanggal. So pakita ko sa inyo, binuksan ko na pala mga papi. Ito, buti na dito banda yung ano, yung plate nito. Ito, di ba? Ang ganda ng plate niya, pang GB lang talaga. Yan yung kakabit natin mamaya, si Persus. Yan, kakabit natin dito maya-maya lang, no. Let's go. And the only reason nga mga papi kaya tayo maglalagay nito is ano, no, para lagayan ng helmet just in case nga na yung mga pupuntahan natin sa travel vlogs is or sa moto vlog is doon sa mga falls or sa mga bundok, di ba? Pwede natin iwan yung helmet natin, hindi na natin bibit-bit-bit-bitin pa kasi ang hassle pag bit-bit-bit-bit pa. So yun yung isa sa mga reasons kung bakit kailangan ko talaga nito. So ito. So unahin natin, no. Syempre, basically mga papi, ang unahin natin is ikabit ang bracket, no. So ito yung tinatawag nilang heavy duty sa binili namin sa Moto World. Ayun nga pala, sa Moto World namin binili yung aming top box na GB 32 liters and itong bracket na to. So kasama nitong bracket box na to is 10 bolts, no. 10 screw or bolts na magkaiba ng size. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan naka-designate yung mga size na yan. Meron siyang 4 na nut at 4 na lock nut. Lock nut kasi meron siyang parang lock dito. So may stopper siya. Hanggang dun lang siya. Tapos may dalawang collar, no.
to, dalawa. Dito to sa may bandang left side. Ayan. Tapos, 12 pieces na washer. At dalawang, hindi ko alam kung ano to. Basta siguro ito yung itataklob dun sa bolts. Dito banda sa tabi siguro pa. Dito sa may shock. Siguro, para hindi kita, no? I'm not sure. Mamaya check natin. Tapos, ito, may dalawang letter Z na yan. Na dito sa shock. Ayun sa shock. Well, based yan sa review na napanood ko na, no? Tapos, may dalawa nito. Ito sa left, ito sa right. And then, ito na nga. So, ayun. Well, based sa napanood ko, no? Ito pala, mga papi. Kasi nare-review ko, chine-check ko kung paano ikakabit dito. Tinatanggal pala to. Itong Z pairings, no? Tawag nila dito Z pairings kasi siguro pa letter Z. Z. Pero yan, tatanggalin natin to. Kasi dito pala natin ikakabit yan, dito sa tubo nitong tapakan ng angkas, no? Bumili na rin ako ng gamit na para dito. Yung mga kailangan nga, no? Based dun sa pinanood kong review. So, ito Allen. Ito kasi yung kadalasang parang screw na ginagamit sa mga motor. Yan. Tsaka wrench na 13, 16, and 12 millimeters. So, let's go. So, yun na nga mga papi. Hindi ko pa rin gaya. Masakit pa rin. Hindi ko pa rin maipihit. Masakit pa rin dun sa wrist. Grabe. So, hayaan ko na lang muna to. Bukas na lang. Papatulong ko kay Bayaw. Si Bayaw kasi talagang, hustler sa mga ganito, no? Pero sa ngayon, sayang. Gusto ko kasi ako yung mag-aayos, eh. Gusto ko ako yung magkakabit. Kaso nga, hindi ko pa rin kaya. Masakit. Masakit pa rin yung kamay ko, mga papi. So, see you tomorrow. The next day. So, ito na, mga papi, no? So, dumating na si Bayaw. So, ito, based dun sa review natin, kakalasin muna itong pairings na to. Ito, itong Z pairings ang tawag dito. Kasi nga pa letter Z siya. So, ayan, isa pa dito. So, basically, tatlong tornilyo. Isa dun. Dito. Isa dito. And isa dito. So, dito din sa kabila, mga papi, no? So, ayan. So, same spot lang, no? Yan, may sinusundot dyan, mga papi, para... Ayan yung parang pinaka naglalak dito. Pagkahila, ayan. Pagkakalas. Pagkalas, di ganan. Pero ang pagbabalik na, pala ay hindi basta-basta ang ibabalik. Pagbabalik mo, lulubog mo para maibalik mo. Lulubog. So, ipapasok siya ng nakaganyan pa rin. Yan, para tapos yun ng nakalabas na yun. Oo. Tapos saka mo ipepress. Saka mo ipepress yung hinila natin. Okay. So, okay na, mga papi, no? Nakalas na namin yung mga tornilyo. So, sabi ni Bayaw, mas okay daw kung kakalasin din natin, tatanggalin. Well, based na sa mga napapanood ko review, no, ito lang zip ang tinatanggal. Pero sabi ni Bayaw, ito daw, tatanggalin na rin para, kasi ayun daw yung mga common issues na nasisira yung ano, no. Kasi naglalaban-laban yung lock. Kung lahat sila, maluluwag. Kasi nga, baka maputol yung mga lock na pepersa. So, mas maganda na nga naman daw yung tanggalin na lang din. Ito nasa ibabaw. So, titingnan natin mga papi, no, kung talagang ano. At least kasi maganda is lumuwag yung ano niya. Yung lock niya. Siyempre, pagkakagagasin. Masikip pa talaga. So, hindi na namin natanggal. Ano, at least, naluwagan naman natin, no. So, hindi siya maglalaban yung lock nga. So, mas madali siyang ikalasin. Kasi pag nakahigpit agad na, kaya ang lalaban. Eh, pag masunod siya. Pag maluwag, at least. Hindi siya nalaban. Oo nga naman, di ba? Ayan.
So ano daw? Ano ngayon, Bex? Sinasabi mo? Pag mag-aalis kayo ng mga bolts, lalo na ganito kalalaki, 12 inches. Okay. 14 dapat, hindi open. Yung open kasi ginagamit lang naman natin. Basic naman yun. Basic. Oh, basic daw yun. Yung ibig sabihin... Ibig sabihin na, ng... Open na range, pang kontra lang lagi. So ang ibig sabihin ni Bayo ng open is yung ganito. Yung ganitong open, no? So pag magbubukas daw kayo dyan sa labas, is hindi daw ganito. Yung bilog daw, para yung close box, tawag. Ha? Box or hex. Oh, box or hex para hindi nakaka-lost para thread. Para hindi nabibilog. Oo. Ito. Ito, pan-left talaga ito. Oo. Hindi, right ito, yan. Ito, papatang 2 inches. Ano yung bolts niyan? Oo. Ito kasi sa kaliwa, itong part na to. Ito may ano bilog. So kakalasin na rin natin yung sa shock, mga papi, no? Kasi para masukat na maayos, no. Pag mahigpit, magpatulong kayo, ha. Para hindi na bibilog. Oh, yun daw. Lumapit lang kasi mga mekanikong pogi, yung may tatos ka man. Ano yun? Sila yun. Nut, tari. Ito yata. Parang hindi na yata ito papagpan. Abot na eh. Hindi, papagpan. Hindi, abot na. Pagka-abot na eh, pwede hindi na papagpan. Ano yan? Meron niyang, ano, close nut? Close nut yan, Bel. Aray. Aray, meron nga siya. Meron siyang kanya. Meron ko siyang kanya. Ayun, nung nasa loob. Nilagyan mo washer? Wala mong washer yun eh. Mahaba? Itong mahaba ba? Sa kanya? Sa kaliwa yan, yung mahaba. Sa putres? Oo, sa putres. Hindi yan, dito yan. Sa kaliwa yan. Yun, ito. Yan, yan, ta, yan. Mahaba. Ayun ang sumunod sa para mahaba. Ito? Ha? Hindi ito. Para saan itong ganun? Ah, sa mga sasak na yan, o. No? So, kailangan ng nut, no? Nut, tsaka washer. Lagyan mo ng washer. Eh, pag pinasok mo, try mo nga. Ano pag pinasok? Yung, ano? Hindi kasi ito, may nut na to. Ayan, dyan sa loob. Ayan, o. Kaya kung maigsi lang, o. Kasi dito siya nakanut. Eh, ngayon, inanut natin siya doon. Tapos yung self-nut doon sa loob. Ang tatang mga kalimang wire niya. So, ingat kayo mga papi doon sa likod nitong bolt. Kasi tinatamaan yung wiring. Ito, pakita mo. Wait, yan, yan. Yung wiring, tinatamaan, baka magasgas. So, mahirap na. Baka mamaya mabutas pa, di ba? Mag-cost pa ng shortage, di ba? Pag so, ayan, mga papi. Papaganto, nakalabas siya. So, nakalabas yung pinaka parang nasa baba niya. Tingnan niyo yung wire, baka kasi maipit paglalagay. Yun. Saan mo boses mo, Bero? Baka sumikit pa ako. Oh my God! Wow! Para marinig ka nga. O Bero, baka may gusto ka shoutout dyan muna. Commercial. Shoutout nga pala sa mga ano, mga teka mag... kung kamote-kamotehan lang naman. Ito si Bayaw, ito talagang ano. Kung gusto niyo magpagawa ay busy na to, hindi na to nagagawa, pero ito yung pinakamalupit na mekaniko. Kahit ano ginagawa nito, mga papi. Gusto mo pati ulo niyo. Kahit BTEC. Panisang BTEC dito. Hey, Bayaw. Pero doon sa bike ko parang nahirapan siya eh. May washer na yun, Bel? Oh, meron. Yan panlock niya. Siya ako. Ba, 13 nga? 13? Bakit? 13 lahat yan. Ay, ito, meron palang lock nut, Jay. Ayun nga sabi ko sa'yo, ah. Yun nga yung lock... Kasi may ordinary nut lang, ah. Yung lock nut. Ayun nga yung lock nut sa may shock. Ah, sa shock yun. Ayun nga yung nakalagay. Natin. Oh, sige. Dalawa sa shock, papagdan natin, ha? Ayaw tapos, mo pa eh. Tapos, yung locknut na ano, dalawa, saan? Sa shock at ayun nga, hinahanap ko pa.
Ay, pwede na pala dito sa putres, hindi na yung lock nut. Press yung nut niya. So, based sa experience mo, hindi ganun hindi kadalas? Ano, depende. Meron kasi yung iba, 14. Depende, di tingnan nyo na lang. Mm-hmm. Kung anong sukat, no? Kung anong sukat. Hindi. Just for the ano viewers na lang. So, ang ginagamit natin dito sa nabili nating SRV bracket na GB is ano 13 yung sukat nung ano nung mga nuts niya. Eh I'm not sure din sa mga haba nung mga bolts na yan kung ano pero nakasulat nakaano naman yan eh. Nandoon naman yan sa dito sa manual nilang stress pull. Kasi yung manual nila walang steps no. Pero buti na lang meron sa YouTube mga tutorial din sa so, doon ko ginaya yung iba. Na lock nut. Ayan, dito. Oh, dyan nga. Dyan nga. Sabi ko. Dito, kala ko dito mo sinasabi. Hindi. Oh, ayan naman na magkakabit yan eh. May washer din yan ba yung? Ah, meron na. So, ayan. Dito so, dito. Lock nut, ha? Oh, so, dito sa part na to, mga papi, no. Dyan sa dulo. Tapos dito. Ito. Oo, ayan. So, dito sa part na daw na to, mga papi, no. Wala daw washer dyan. And then dito, mga papi, just so you know, yung bolts na nilagay natin, ang nut nito is lock nut. Kasi may mga lock nut kung nakita nyo doon sa unang video ko. May apat na lock nut tsaka may mga yung standard na lock na nut lang no. So itong yung dalawang lock nut dito sa part na to tsaka isa doon sa kabila and then dito sa may shock na bolt. Ah meron na palang ano? Meron siya yung self nut ang tawag doon. Eh hindi nalalagyan. Hindi na. Oo nga, isa na lang. Hindi na pala lalagyan ng lock nut mga papi kasi may built-in ng lock nut doon sa bracket. At o, yung shock bolts ng natin no is 12 yung size. Pero yung ulo, yung lock is 13 ang kailangan mo para magamit. Kasi tandaan niyo yung sa yung may mga lock nut, yung may sealed sa dulo, may plastic or rubber. Doon sa mga nagbabibre, tsaka naga lang. Kagaya nitong shock, tsaka yung sa dulo. Oh, yun. Narinig nyo mga papi. Ang hina ng boss ni Bayaw pero... Wala. Sisikat pa yun. Baka daw kasi siya sumikat pag nilaks. Hindi kasi, ang purpose daw kasi nung mga lock nut, kasi nga may rubber yun sa loob, so hindi siya parang stopper siya para hindi tumagos, no? Yung screw or yung bolt. Ang purpose nun is dun nga sa mga bandang gumagalaw para hindi siya... Para stable lang siya. So, FYI lang. Hindi na natin 'to pinalitan, no. Hindi pinalitan natin. Ano hindi mo pinalitan? Wala. Para sana ito kanina, hindi ko papalitan, hindi pwede. Kasi nga kailangan nga ng may ano. Oh. Stable na mga papi, ha? Ganun lang kasimple. Ito yung stock na bolt. Tatabi niyo 'yan, ha. Wala na bibilang 'yan. Yung mga stock? Oo, oh, meron. Kahit engine niya, kaya nga nakawagan na yung mga tabi niyo. Magandang klase, no? Quality yung mga stock. O, dan na dito sa right side, mga papi. O, napaka-stable na, oh. Napaka-tibay, oh. Diba? Parang napaka-simple, napakadali lang panoorin, no? Pero kay Bayo, parang napaka-simple lang gawin. Pero pag ikaw ang gumawa, mga papi, talagang ewan ko kung hindi ka pagpapawisan. Pero kay Bayo, parang wala lang, no? Ano, stable, oh. Tibay na. Tapos na tayo sa right side. Hindi naman tayo sa left side. Ayan. Ayan yung merong ano. Pero sa loob pa rin to. Patingin nga ka dyan. Yan. Paganan. Tama yan. So, itong busing na to. Matuloy yan. Yung size. Parehas lang. Parehas lang yan. Dito sa left side mga papi, ayun yung mas mahaba. Yung pinakamahabang tornilyo, no? Kaya mahaba kasi siya. Kasi babangga doon sa chassis. Oo. So, ayun. Kaya nga mahaba. Is babangga nga daw sa chassis. And kaya meron siyang ano, ang tawag doon? Sa bilog? Busing. Kaya meron siyang busing. Busing spacer. Busing spacer is para pang ano, pang boost. Bracket. Nung ano? Ah. Manual po tayo, wala po tayo nung cordless. Manumano tayo mga papi para at least mas madaling i ano
Kasi maganda naman kasi manual mo muna. It's tutorial. Kaysa yung ano kagad, wordless. Para kasing nakaka-lostred yung ganun eh. Pagka hindi pro ang nagamit. Dapat ano, alam pro. Mo yung kakarkulahin mo yung ano. Kailangan dapat si pro ang nagamit. Ikaw no, nasa Honda ka ba yaw? Nung so, ikaw nagagano. Dali po yung mga tiktong dali yan doon kasi napakadami. Depende rin naman kasi sa pag-out mo. Pag alam mo namang matigas, set mo sa malakas. Pagka hindi kaya. Ito kasi si Bayaw mga papi, ano yan. Head mechanic yan sa Honda before. Eh medyo parang umayaw lang siya kasi parang nabobored na siya dun sa work niya, parang gusto niya na mas mahirap, nadadalian na sobra. Nag-request kasi siya na gusto niya manual na lang lahat kasi puro matik nga yung mga ano, mga gamit, ayaw pumayag. So sabi niya resign na lang ako. O, ayan na ha? Ayun yung busing spacer, isang washer. So again mga papi, dito sa left side yung pinakamahabang screw or bolt na ipinasok natin doon sa loob yung parang ito tip. Pag bibili kayo ng alin, huwag yung mumurahin na. Huwag yung titipirin yung motor nyo. Dahil mahal ng motor nyo, 1,000 walang alin. Bakit ba yaw? Para? Kasi? Naman yung ulo. Ba't ang purol naman? Ba't gumanon? Malambot? Parang clay. So medyo madilim na mga papi, ayun o, paggabi na kasi, tas umuulan-ulan pa. So kaya kailangan natin ng flashlight para sa inyo, para makita nyo kung saan yung mga dapat ikabit. So ito na yung isang shock. So again, dito sa may parting shock no, na bolt or screw, ang ginagamit dyan is yung lock nut. Kasi nga nandiyan yung movement nung ano, nung isang area. Tsaka dito sa pinakadulo ng bracket, lock nut din. Kasi isa rin yan dun sa may movement ng bracket. Yung movement, yung tension kasi nandun. Yung tension ng bigat nandun, just nandun. Yung persa, kumbaga, ng bigat din, no? Ay hindi, dito pala yung wala na. Sorry mga papi, correction. Dito wala nang, dito na pala yung walang nut. Walang nut kasi may shelf nut. Oo, na. Kasi meron na nga built-in na nut dito. Tsaka washer wala na din kasi wala na ring space para pagpasukan ng ano. Dito yung sinasabi ko pala sa ilalim niyan, ang may ang may lock nut sa part na 'yan. Sa shock pa din, 'di ba? Basta yung dalawang shock, yung sa mismong shock, ayun yung may lock nut. Yung sa bracket, ang wala na. Oh, clarification yan ha, mga papi. Ha. Kung nakakabit kayo, huwag nyo munang ihigitan lahat. So, sabay-sabay dapat para makita yung adjustment. Tama. So, para, at saka kung may adjustment, no? Yan na, inihigpitan na natin, no? Parang, di ba, parang napakasimple lang. Pero, pag ikaw gumawa nga, pawis ang hanggang singit mo. Mga 5 oras ka pag ikaw ang gumawa niya. Oo, feeling ko mga 5 oras ako pag ito, pag ako naggawa nito. Mga buong araw pa lang. Oo, mga 3 araw pa. Saya ka na. 3 araw. Hey kuya, 30 minutes lang tapos okay, na. Okay bayaw, wala pa 30 minutes. Gawa na, parang kumain lang ng ano, mani. Dito yata itong ano, itong itim na to, dito. So, ito na mga papi. Ito na yung plate, no? Plate nung GB-SRB. Ito yung kasama. Kasama to nitong bracket na to. Na binili natin, no? O, may GB pa talaga siya. O, may GB siyang kasama. So, ito bayaw. Yung ating. Ito, may mga tornilyo din to. So, ito. Mga papi, kinabit na natin yung plate. And, nahanapin mo lang yung ano nito, no? Butas nung screw. So, yun, mga papi, no? So pag yung naka basta mo lang siya ipapatong, magmumukha siyang hindi ano, hindi sukat or hindi sink. So parang ipupush mo siya. Ipupush mo siya dito. Ipupush mo siya para sumut, para lang pumantay. So siguro 'yun talaga yung pagkakagawa niya.
Siyempre mga papi, bawat screw ay may nut, no? Kasi kung walang nut yan, malamang isang andar mo pa lang kalas na agad. So ito na yung contribution ko mga papi. Napakahirap nito. Itong pinakamahirap sa lahat eh. Kasi pag ganito mo, Wala. Alright, so ito na mga papi, no? Finished product, no? Hindi, kasi maga na, gabi na tayo kagabi, so ito, maga na natin, maga ko na ipapakita sa inyo para kitang-kita nyo. So ito na mga papi. So ito na ang ating top box and yung bracket ng GV mismo, no? Ayan. SRV GV. So ayan na. So ganun na yung itsura niya mga papi. Matibay siya. Diba ang ganda? Bagay na bagay sa Aerox natin mga papi. So ang purpose lang naman talaga niyan mga paps is ano para lagayan ng helmet. And ano, pag halimbawa, nagbablog tayo sa mga bundok or kung saan man mag-trekking or what, hindi natin bit yung helmet, no? So ayan na yung loob niya. Saktong-sakto dyan yung helmet natin mga papi. Alright. Hindi siya basta-basta umaalog na yung mga nakikita nyo parang malalaglag na. Hindi, kasi nga matibay siya. Meron siyang bracket. Yung bracket niya is ito. Hanggang dun sa tapakan nung angkasan. Oha. Ayan na. So, again, ito yung ating SRV bracket. And B32N. So, huling silip sa ating B32N top box. 32 liters to mga papi nga pala, no? 32 liters, B32N. And then SRV yung bracket natin. Ayan, so ito. Pwede din tong palitan, tong plate na to, mga papi. Ito na lang nilagay ko para at least, di ba? Match siya. Alright, so that's it for today's video, mga papi, no? I hope you guys like it. And if you do, please give me a big thumbs up. And pakishare na din para kumalat yung ating tutorial, Keme. And, so, SS me, nagja-jumping rope. And, yeah, if bago ka dito sa channel na to, please do subscribe to my channel na din. And hit nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga next videos na i-upload natin. So, motovlog na tayo. Let's go. Stay safe. Peace.